to wonder if he can raise the dead, calm the sea, give life to the blind. It's such an easy thing to take a darkened life and make it shine. Jesus can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. You should have seen the way I was before I let him through. If he did all this for me, just a game for me to play on and on. A puzzle with a thousand pieces gone. And every time I thought the picture fit, I found out I was wrong. My life was incomplete, 'cause Jesus had the pieces all along. Jesus can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. You should have seen the way I was before . If he did all this for me, I know that he can do it all for you. Jesus can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. He should have seen before I let him through. If he did all this for me, I know that he can do it all for you. I know that he can do it all. Muli po ay magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan. By the way, maraming salamat, Sister Rachi, sa napakagandang mensahe sa awit natin pong napakinggan at iyong inihandog sa ating Panginoong Diyos. Jesus can do it all for you. Alam niyo, mga kaibigan, may mga bagay na hindi natin kayang gawin. Katulad na lamang nung ating pong napag-aralan nung mga nakaraang gabi, na yung pong kaligtasan, hindi po ito kaya nating gawin sa ating sarili. Yun lamang ang makagagawa niyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya anuman ang mga hamon sa inyong buhay, mga kaibigan, ang ating Panginoong Jesucristo ay handang tumulong sa bawat isa sa atin na minsan sa mga bagay na hindi natin kayang gawin, sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo ang patuloy na gumagabay sa bawat isa sa amin. At muli po sa gabing ito, ako po ay muling nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos na may kinalaman sa pag-asa sa tema pa rin natin na Hope in Times of Crisis. So, sa gabing ito, mga kaibigan, muli po nating bubuksan ang mga katotohanan sa banal na kasulatan na ito po ay may kinalaman sa ating pong pang-araw-araw at karanasan na nangyayari sa ating buhay. So ang aking pong topic ngayon na gusto kong ibahagi sa inyo sa mga oras nito ay may pamagat na
COVID-19, pansanlibutang pandemya. Anong aral ang dapat nating matutunan? Ayan, so ito pong pandemic na ito, mga kaibigan, na atin pong nararanasan sa mga panahong ito. Ito po ay pandemic sapagkat ito po ay pansanlibutan. At mula po noong pagtungtong ng 2020, marami na po tayong mga karanasan. Nariyan po yung pinaka-significant na nangyari sa Tagaytay, yung pong pagputok ng Bulkang Taal. Ano po? So kasabay po niyan, mga kaibigan, itong tinatawag na coronavirus or COVID-19. Sa una, ito po ay kunti pa lang o hindi pa ito napapansin, pero paglipas ng ilang panahon, ilang araw, mga kaibigan, ito po ay palawak ng palawak at parami ng parami ang mga taong nabiktima. At hindi lang nabiktima, mga kaibigan, marami pong mga tao na ang namamatay. Sa kasalukuyan, dito pa lang sa bansang Pilipinas, mayroon na pong humigit 5,000 mga confirmed cases ng COVID-19. So, bago natin ipagpapatuloy ang ating pagtatanghal sa mga oras na ito, nais ko po munang makapagbigay sa inyo ng ilang mga impormasyon, bagaman mas marami pa kayong alam sa akin tungkol sa impormasyon ito, mga kaibigan. Pero noong una, noong ito po ay pumutok itong balita na tinatawag na coronavirus, napagkaalaman ng sinasabi sang-ayon sa mga sinasabi ng ibang mga tao na ito po ay nanggaling sa, ito po, mga kaibigan, ay nanggaling sa paniki. Pagkain ng mga paniki at kung ano-ano pang mga karanasan ng mga tao tungkol sa mga hayop na ito. Meron ding nagsasabi na, meron din po akong napanood na isang presentation na ito po ay nanggaling daw sa daga, sapagkat sa history, matagal na kapanahonan na, mga kaibigan, meron pong nangyari na meron din pong virus na kumalat na nanggaling din sa China, at ito po ay sa pamagitan ng daga. In fact, ito po ay nakarating sa Europe, at marami pong mga tao, parang ang sinasabi doon sa presentation na almost 60% na wipe out ang mga tao doon po, mga kaibigan, sa Europe dahil sa pagkalat ng virus. Kaya ang sinasabi naman ng iba na may malaking chance na ang nagdadala ng virus na ito ay walang iba kundi sa daga. Sapagkat doon po, mga kaibigan, sa China, atin pong ipapakita mamaya sa picture, na lahat na lang ng mga halos na hayop ay kanilang kinakain, no? Nilalantakan basta kumasyal lang sa kanilang sikmura, no? So, meron ding mga nagsasabi sa latest na pag-aaral, mga kaibigan, ay nanggaling din ito sa ganitong hayop. Ito pong tinatawag na pangolin, no? Na hayop. Kaya combination daw po ito ng paniki at pangolin dito po. Pero hanggang ngayon, mga kaibigan, hindi pa matiyak kung saan talaga nag-originate ito pong sakit na or virus na tinatawag na COVID-19. Subalit, mga kaibigan, atin pong papansinin sa mga oras na ito. May kinalaman po ba ang ating kalusugan o may kinalaman po ba ang mga kinakain natin sa ganitong pag-aaral? Sapagkat noong unang panahon, mga kaibigan, ito po ang dahilan kung bakit, katulad nung binanggit ko sa inyo kanina, na nung kumalat doon sa Europe ang virus na ito, ito po ay nanggaling sa daga, no? Yung pagkain ng mga tao ng karne ng daga. Kaya kung atin pong mapapansin doon sa China, sa Wuhan market, mga kaibigan, ito po ang ating makikita doon. Ito po ay nakita ko sa sinerch ko sa internet. Ito pong tinype ko po doon, Wuhan market. At ito pong aking nakita, mga kaibigan. Kumuha ko ng ilang mga picture na gusto ko pong i-share sa inyo sa gabing ito. Ito po, no, may mga paniki, meron din pong mga sari-saring mga, ayan, mga aso po yan, mga kaibigan. At kung ano-ano pang mga tila bagang mga kadiring mga pagkain. At in fact, marami po yan, maraming mga sari-saring mga hayop na nandun na parang hindi na po karapat-dapat na kainin pa. Pero ang pilosopiya po ng mga tao ngayon, basta lang tanggap ng sikmura, hala, lantakan, no? Kahit anong
Pwedeng kainin, basta lang tanggap ng sikmura, lalantakan ang bawat tao. Subalit mga kaibigan, mayroon pong mensahe na dapat na matutunan natin sa gabing ito. At kung inyo pong naalala, ang ating pong natunghayan ng mga nakaraang gabi, ito po yung panghuling mensahe ng ating Panginoong Diyos. Kasama po dito mga kaibigan ang mensahe ng may kinalaman sa uri ng ating pamumuhay, walang iba kundi ang papuri sa atin ng ating papuri sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang huling mensahe mga kaibigan sa gabing ito ay kasama po doon yung tinatawag na health message o kaya mensahe sa pangkalusugan. Kaya ang sabi niya sa pahayag, uulitin lang po natin yung ating pong talata na nabasa at napag-aralan nung nakaraang gabi, na ang sabi diyan mga kaibigan, nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa himpapawid, dala niya ang walang kupas na magandang balita upang ipangaral sa mga tao sa buong mundo, sa lahat ng bansa, angkan, wika at lahi. Ito ang sinisigaw niya, matakot kayo sa Diyos at purihin ninyo siya. So yun po mga kaibigan, no? Isa po doon ay purihin ninyo ang ating Panginoong Diyos. So, sangayon sa aklat ng Unang Korinto, Kapitulo 10, talatang 31, ang sabi po dyan, anuman ang inyong ginagawa, no? Anuman ang inyong gagawin, ang sabi dyan sa talata mga kaibigan. Kumain man o uminom, gawin ninyo ang lahat sa ikapupuri ng ating Panginoong Diyos. So, lahat po ng ating gagawin pala mga kaibigan, kasama po ng mga ating kinakain, iniinom, dapat po pala makita natin o dapat po pala malaman natin kung ito po ay magbibigay puri sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po mga kaibigan, kung bakit nararanasan ng tao ang ganitong mga saring sakit dito sa mundong ito, sapagkat dahil nga doon sa kanilang kagustuhan, dahil nga doon sa kanilang filosofiya na kung tatanggapin lang ng sikmura, hala, lantakan. Tatanggapin lang ng sikmura, hala, kainin. Pero di natin alam na ang pagkaginagawa pala natin yan, yun po pala ay hindi tayo nakapagbibigay ng papuri sa ating Panginoong Diyos. At ang dahilan at ang resulta pala mga kaibigan, yun po ay pagkakasakit ng karamihan sa mga tao. Kaya ito mga kaibigan, no? Kung anuman ang ating gagawin, dapat lahat po ay makapagbibigay puri sa ating Panginoong Diyos. Subalit ang ating pag-aaral sa gabing ito mga kaibigan ay nakasentro lamang sa ating kalusugan. Sangayon nga po sa Biblia, sa sulat ni Juan, ang sabi dyan, sa 3 Juan, talatang 2, idinadalangin ko na maging malusog ka at nasa mabuting kalagayan tulad ng buhay mong espiritual na alam kong nasa mabuti ring kalagayan. So, hindi lamang po mga kaibigan, tayo po dito sa gabing ito ay, oo po, nag-aral po tayo ng banal na salita ng ating Panginoong Diyos, pinag-aralan po natin ang pag-asa na kanyang ipinangako sa pamagitan ng banal na kasulatan. Subalit sa ating pag-aaral mga kaibigan sa seryeng ito, atin din pong tatalakayin ang mga bagay na may kinalaman sa ating pong kalusugan. Kaya po ang sabi ni Juan na idinadalangin ko na bumuti ang iyong kalagayan sa pang-pisikal na kalagayan. Ito po yung kalusugan po natin, no? Kaya nga ang ating Panginoong Jesucristo, maging ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang purpose kung bakit siya ay pumunta dito sa lupa upang tayong lahat ay bigyan ng magandang pamumuhay. Hindi po magandang pamumuhay dahil mayaman. Sa atin kasi ang ating kaisipan pag sinabing magandang pamumuhay, yun po ay magandang kalagayan. No? May kotse or may magandang bahay, yun po ang alam natin. Pero iba po ang konteksto at iniisip ng ating Panginoong Jesucristo. Ganito pang ating mababasa sa aklat ng San Juan, Kabanata 10, talata nito ay 10. Ganito po ang ating mababasa. Ngunit dumating ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. No? So, maayos na pamumuhay, wholesome na pamumuhay mga kaibigan. Yun po ang purpose kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo ay pumunta dito sa lupa. Hindi lamang na siya ay nag-preach ng gospel, hindi lamang siya ay nangaral sa mga tao. Kundi kung inyong mapapansin mga kaibigan, isa sa mga layunin ng ating Panginoong Jesucristo kung bakit nandito siya sa lupa upang sangayon nga doon sa fulfillment ng prophecy, I am anointed to be to preach the gospel. At isa doon mga kaibigan, to heal the sick. Kaya ganun din ang gusto ng ating Panginoong Jesucristo. Gusto niya na ang ating kalusugan, ang ating kalagayang physical ay mapabuti mga kaibigan. Kaya ganun din po sa ating pag-aral sa gabing ito. Hindi lamang po na kami ay nagbibigay ng
pag-aaral tungkol sa banal na salita ng ating Panginoong Diyos, kundi may kinalaman din po sa ating physical na kalagayan. Of course, ang basihan or ang ating pong references ay walang iba kundi ang ating banal na kasulatan din. Kaya nais ng ating Panginoon, mga kaibigan, na tayong lahat ay maging masaya sa ating buhay. Hindi po gusto ng ating Panginoon na ang tao ay maging miserable. Gusto po ng ating Panginoon na tayong lahat ay maging masaya sa ating buhay. Kaya may kinalaman po dito, mga kaibigan, ang ating mga kinakain. Sa Biblia, mayroon pong mga guidelines kung ano po ang dapat na kainin natin upang ito po ay makapagbibigay ng magandang kalusugan sa ating pangatawan. So, kung ating pong napapansin, mga kaibigan, doon sa paglalang ng ating Panginoong Kristo, ang ating Panginoong Diyos ay nilikha ang tao sangayon sa kanyang wangis, ika nga sa aklat ng Hineses, Kapitulo 1, talatang 26, na tayo po ay nilikha sa kanyang wangis, no? At pinurumahan at alam ng ating Panginoong Diyos kung paano tayo mag-function, mga kaibigan. Sapagkat siya po ang naglikha sa atin. Katulad ng binabanggit ko po kagabi, ang ating pong naging topic kagabi, mga kaibigan, ay may kinalaman sa kapahingahan at alam ng Diyos na tayong lahat ay dinisign tayo ng ating Panginoong Diyos. Alam ng Diyos kung paano mag-function ng ating katawan. Gusto ng ating Panginoong Diyos na tayo makapagpahinga. Ganon din po sa kalusugan natin, mga kaibigan, sa pamamagitan ng ating mga kinakain, alam po ng Diyos, sapagkat siya po ang designer ng sangkatauhan, siya po ang nag-design sa atin, alam po ng ating Panginoong Diyos kung ano po ang mga bagay na dapat nating ipasok sa ating pong katawan upang tayo pong lahat ay makapamuhay ng maayos at masaya dito sa mundong ito. Habang tayo pong lahat ay nagsipaghintay sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Kristo. Kaya po, mga kaibigan, ito po ang nais na wholesome na dapat na ito po ang original na diet ng ating na binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay tinatawag ang ating pong design ng ating katawan ay para po sa mga pagkaing tinatawag na plant-based diet. Kasi ito po ang design ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Parang nag-design din ng sasakyan, mga kaibigan. Alam po naman natin ngayon na marami pong mga klase ng sasakyan. Meron pong sasakyan na kinakargahan ng gasolina at meron ding sasakyan na kinakargahan ng diesel, mga kaibigan. So halimbawa, itong sasakyan na ito ay na inyong nakikita sa screen, ito po ay, palagay ko ito po ay gasoline car, no? Ibig sabihin, ang kinakarga nito na fuel ay walang iba kundi gasolina. Kung sakaling ito po ay kargahan ng tubig, o kaya naman ay diesel, o kaya naman ay soft drinks, ano po ang, sa palagay ninyo, ang mangyayari sa sasakyan na ito, mga kaibigan? Okay, so, of course, magkakaroon po ng matinding sira sapagkat nilagyan po natin ng ibang fuel kaysa doon sa design sa kanya na fuel na dapat lang ilagay sa kanya. So, ang ating Panginoong Diyos, yun din po ang design sa atin. Nilikha ng ating Panginoong Diyos ang tao, ang unang tao sa mundong ito, walang iba kundi si Adan saka si Eva. Sila po ay nilikha ng ating Panginoong Diyos at ang design para sa kanila na dapat nilang kainin o ipasok sa kanilang katawan o walang iba kundi ang tinatawag na plant-based diet. So, sangayon nga dyan sa aklat ng Hineses, Kapitulo 1, talatang 29, ganito pang sinasabi natin, mga kaibigan. Ganito pang sinasabi ng Biblia, pagkatapos, sinabi ng Diyos, ibinibigay ko sa inyo ang mga pananim na nagbubunga ng butil at punong kahoy na namumunga para kainin ninyo. So, ano daw? Binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos o binigay sa kay Adan, sa kay Eva, sa original na kaparaanan, ang mga bunga ng butil at bunga ng punong kahoy upang kainin nila. So, ito po ay dapat na, ito po ang pattern na dapat na mangyari sa ating kapanahunan din naman sa mga panahong ito. So, yun po, mga kaibigan, no? Plant-based diet ang nais ng ating Panginoong Diyos. Nung nagkasala po si Adan saka si Eva, of course, sa istorya po ng Hineses, sila po ay pinaalis doon sa halamanan ng Eden at sangayon nga po sa talata na nilagyan ng anghel, nilagyan ng gwardya with flaming sword, mga kaibigan. At simula noon ay hindi na po sila nagkaroon ng opportunity o pagkakataon na lumapit doon sa halamanan ng Eden. Pero pagkatapos po nagkasala si Adan saka si Eva, mga kaibigan, ang instruction sa kanila, sangayon sa aklat ng Hineses, Kapitulo 3, talatang 18, ang kanilang kakainin ay maging pananim sa bukid. Ibig sabihin, dahil nga doon sa tinatawag na curse, okay?
sila po, ayon nga doon sa curse, mga kaibigan, na si Adan ay ano, kakain sa bunga ng kanyang pinagpawisan. Ibig sabihin, magtatanim siya doon sa bukid at yung bunga na yun, yun ang kanyang kakainin. So isa po yan sa mga parusa, no, na natanggap ng mga tao, si Adan at si Eva, noong unang panahon, noong sila po ay nagkasala. Kaya, simula noon, mga kaibigan, ang tao ay nagkaroon na rin po ng tinatawag na deterioration. Bagaman dito po sa Biblia, atin pong makikita na halimbawa na lang si Methuselah, siya po ay nabuhay ng 969 years. Bagaman, ganun po kahabang kanilang taon, mga kaibigan, ang point po dito ay ano, simula po nung nagkasala ang tao, nagkaroon po ng tinatawag na deterioration sa kanilang physical na pangangatawan. Kaya kung inyo pong mapapansin sa picture, mga kaibigan, okay po, so mula kay Methuselah hanggang kay Noe, talagang umabot sila ng 900 years. Subalit, nung after ni Noe, mga kaibigan, ay paiksi ng paiksi ang buhay ng tao, ang taon na pinamalagi ng tao, pati na rin po ang ating mga heights. Kaya yung iba sa atin, mga kaibigan, ang height ay 9'2", nahinto. So, nahinto, no? So, ganun mga kaibigan, sapagkat ito po ay ano, ito po ay tunay na nangyari at base po sa sa kasaysayan. Pahintulot po ang pagkain ng mga laman ng mga hayop, mga kaibigan, noong pagkatapos po ng baha. Sapagkat wala pong mga vegetations, walang mga pananim, kaya pinahintulot ng ating Panginoong Diyos na pansamantalang kumain noong mga hayop sapagkat for the sake of survival kasi wala silang makakain. Subalit mga kaibigan, ito pong ating papansinin. Bago pa dumating yung baha, bago pa nilipol ng ating Panginoong Diyos ang sanlibutan ito sa pamagitan ng baha, akalain niyo po na meron ng pagkakaiba mula sa malilinis at marurumi na pumasok doon sa daong o kaya sa arka, no? Kaya ang sabi ng ating Panginoong Diyos, instruction sa kay Noe, sa Genesis chapter 7 verse 2, ang sabi diyan, magdala ka ng 7 pares sa bawat uri ng malilinis na hayop, no? So, meron pong instruction ng ating Panginoon. Wala, hindi pa po pinahintulot, wala pa pong baha, pero ang sabi ng Panginoon, dinistinguish na po ng ating Panginoon yung marumi at malilinis. Ang sabi ng ating Panginoong Diyos kay Noe, magdala ka ng ano? 7 pares na uri ng hayop na malilinis. At magdala ka rin ng 1 pares, ang sabi diyan, ng uri ng maruruming hayop. So doon pa lang mga kaibigan, meron na pong distinction yung pagkakaiba ng marumi at malinis. Kaya nga po doon sa istorya ni Noe, mga kaibigan, yun po ang nangyari. At ito po ay nagpatuloy, subalit may panibago na namang detalyeng instruction ang ating Panginoong Diyos para sa mga Hudyo sa bansang Israel, samantalang sila po ay nasa ilang. Sapagkat alam po natin na gusto lang ng ating Panginoong Diyos, actually mga kaibigan, gusto lang ng ating Panginoong Diyos na mapabuti ang kalagayan ng tao. Subalit kung ating pong titingnan ang istorya ng mga Hudyo, sila po ay talagang naghahanap ng laman, no? Kaya marami sa kanila ang nangamatay dahil sa ano? Dahil sa pagkain ng karne kahit noong panahon pa. Sila po ay talagang sabik na kumain ng karne. Nagrereklamo sila kay Moises. Moises, ano ba ito? Ito bang dahilan kung bakit kami ay dinala dinyo mo dito sa ilang upang mamatay sa gutom? Pero actually mga kaibigan, hindi naman po sila ginugutom sapagkat meron naman po silang mana. Katulad po ng ating napag-aralan kagabi. Meron pong ipinapadala ang ating Panginoong Diyos na mana mula sa langit at yun po ay napaka-nutritious. Yun po ay napaka-wholesome sa kanilang kalusugan. Subalit dahil sa katigasan ng ulo, mga kaibigan, sila po ay naghahanap ng ano, ng karne. Kaya ayan, pinadalhan ng ating Panginoong Diyos ng mga quail. Kaya marami sa kanilang nagkandamatay. Ang sabi pa nga sa Biblia, sa istorya, mga kaibigan, na meron ang namatay dyan na meron pang karne sa kanilang bibig. So ibig sabihin, yun po ang problema sa tao dahil po sa tinatawag na kagustuhan ng tao, hindi po kagustuhan o kalooban ng ating Panginoong Diyos. Marami po sa mga tao, mga kaibigan, ang napipirde, napipirisyo dahil sa mga sakit.
Ito pong mga sakit na ito, ang sabi nga dyan ay sakit galing sa Egypt. Sapagkat sa Egypt, mga kaibigan, yun pong mga kinakain, yun pong lifestyle ng mga tao, sila po ay mahilig kumain ng laman ng hayop. Kaya meron pong, subalit, bagaman, pwede silang kumain ng mga laman ng hayop, meron pong binigay ang ating Panginoong Diyos ng instruction kung alin po sa mga hayop ang dapat nakainin. No? Puntahan po natin ang aklat ng Deuteronomio, Kabanata 14, talatang 6 o talatang 6, ang sabi dito, pwede ninyong kainin ang anumang hayop na biyak ang kuko at ngumunguya ng kanilang kinain. So, katulad po ng baka, mga kaibigan, no? Yung inyo pong nakita sa picture, meron po silang behavior na sinasabi dyan sa Biblia na ngumunguya ng kanilang kinain. Of course, lahat naman ang hayop siguro ngumunguya, no? Na inyo pong nakikita sa ang sinasabi ko pong hayop, yung apat ang paa, katulad ng baka, kalabaw, kambing, lahat ng mga yon, o anumang mga hayop ninyo pong nakikita dito sa lupa, lahat naman ay ngunguya nila, mga kaibigan. Pero ang ibig sabihin po ng ngunguya dyan sa talata na yan, yun po yung behavior na katulad po ng baka. Alam niyo po yung baka, kami dati ay nagkaroon kami ng baka, di ko alam kung maliit pa ako noon eh. Pero merong dumating na maraming baka doon sa amin. At bawat pamilya ay binigyan ng tigiis sa isang mga baka, kaya nagkaroon po kami ng baka. Napapansin ko, mga kaibigan, at kahit na hindi namin hayop, napapansin ko sa mga klaseng hayop na ito, baka, kambing, kalabaw, ay pagkatapos nilang kumain, kahit sila ay nakahiga na lang, no? Patuloy pa rin silang nguya na nguya. Talagang parang merong mga chewing gum sa kanilang bibig. Ngayon sa pag-aaral pala, itong mga klaseng hayop, habang sila po ay nagsumasabsab ng mga damo, agad-agad nilang nilulunok yan, mga kaibigan. Ang mga hayop na ito, wala po silang tinatawag na sa kanilang sikmura yung mga pangtunaw na katulad po ng tao na ang tawag dyan ay enzyme yata, no? Di ko alam kung ano talagang ang tamang term. Pero wala po silang sapat na pangtunaw doon sa kanilang kinain. Kaya pagkatapos nilang kumain, sumabsab ng damo, at marami na silang nasabsab, sila po ay magpapahinga, at habang sila ay nagpapahinga, mga kaibigan, yung pong kanilang sinabsab na damo, yan po ay babalik dito sa kanilang bibig, at kanila pong tutunawin yan, kanila pong ngunguyain at ngunguyain yan, at babalik na po, i-juice po nila yan, mga kaibigan, at lulunukin nila na pinong-pino, at pagkatapos yan, ganun po ang process. Meron namang lalabas, at lulunok na naman, ganun po ang process, mga kaibigan. Yun po ang sinasabi dyan sa Biblia, na nginunguya nila muli ang kanilang kinain. Okay po, so yun po ang palatandaan, dapat baak ang kuko, okay? Sabi dyan, biyak ang kuko at nginunguya muli ang kanilang kinakain. So katulad po ng mga uri ng hayop nito, baka, kalabaw, kambing, mga kaibigan. Alright, so meron din pong ang baboy, mga kaibigan, biyak po ang kuko niyan. Okay, pero hindi po siya, hindi niya po nginunguya muli ang kanyang kinain. Ibig sabihin, pakakain niyan ay diretso na agad sa kanyang tiyan. Okay po, para po sa information ng iba, yun po ang baboy. Sangayon sa aklat ng Leviticus, Kabanata 11, talatang 7, ang sabi po dyan, mga kaibigan, huwag ninyong kakainin ang baboy dahil kahit biyak ang mga kuko nito, ang sabi dyan, hindi naman nginunguyang muli ang kinakain nito. So yun po ang sinasabi ng Biblia, ituring ninyo na maruruming hayop ang mga ito. So, yun, mga kaibigan, kung bakit ang baboy, bagaman ito po ay basic na karne na makikita natin sa iba't ibang lugar ng pamilihan o palengke, mga kaibigan, mayroon pong sinasabi dyan ang Biblia na ang baboy po, bagaman ay nakikita natin at alam natin na ito po ay kinakain ng karamihan ng mga tao at kasama po yan sa merkado. Okay po? So, ang sabi po ng Biblia, yun po ay marumi sapagkat sabi niya na kahit yan ay baak ang kuko, okay? At pero hindi naman ginunguya, yun po ay marumi para sa inyo. Mamaya po ay atin pong makikita kung bakit nga ba marumi ang baboy kahit linisin natin. Okay po, so ang tanong sa atin, ano nang aming kakainin kung lahat na lang ay, kung ang mga ito ay hindi dapat kainin.
So, ang tanong dito, meron bang ipinagkakait na mabuti ang ating Panginoong Diyos sa bautis sa atin? Wala pong mga kaibigan, sa ngayon sa aklat ng Salmo o awit, no? Kabanata 84, talatang 11, ang sabi diyan, hindi nyo ipinagkakait ang mabubuting bagay sa sinumang matuwid ang pamumuhay. So hindi po tayo pinagkakaitan ng ating Panginoong Diyos ng mabubuting bagay. Alam po ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, na yung mga hayop na yan ay marurumi. Katulad nga po nung bago pa nagkaroon ng baha, di ba, binigyan na ng distinguish o pagkakaiba yung marumi at malinis at ipinahintulot ng ating Panginoong Diyos na kainin lamang yung mga hayop na marurumi. At alam po ng ating Panginoong Diyos, sapagkat siya po ang designer ng ating katawan, alam po ng ating Panginoong Diyos na yung mga hayop na yan na marurumi ay makakapagbigay ng pinsala sa ating pong katawan. Kaya po, yung mga mabubuting bagay, yun po ay hindi po ipagpagkait ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mo mga kaibigan, no? Marami pa po kung kayo po ay nababahala na hindi na kayo makakain ng karning baboy. Maraming mga pagkain dyan, mga kaibigan, hindi po kayo magugutom, promise. Hindi po kayo magugutom. Ako po, medyo payat lang ako, pero hindi naman ako nagugutom. No? Kaya yun, mga kaibigan, ay dapat lang na malaman natin kung ano po ang gusto ng ating Panginoong Diyos para sa ating buhay. Alam niyo po kasi itong karning baboy ay meron pong iba't ibang bakterya na nandun sa laman ng karning baboy. Kung inyo pong bibigyan ng eksperimento, pwede po kayong mag-experiment dyan sa inyong mga tahanan. Bumili po kayo ng kahit 1/4 lang na pork chop o laman ng baboy at inyo pong ilagay sa isang lagayan at buhusan nyo po ng Coca-Cola. At maya-maya lang, mga kaibigan, after 1 or 2 minutes, maglalabasa na po ang mga uod dyan. Marami pong mga klaseng uod itong karne ng baboy. Meron po tayong tinatawag na, sa pag-aaral, yung tinatawag na Trichina larva. Ito pong Trichina larva, mga kaibigan, ito po yung isang uri ng uod na kahit pakuluan mo ng pakuluan, yung karne na yan, hindi po siya namamatay, bagkus ito po ay patuloy na dumadami. At ito po ay nagkukos ng iba't ibang klaseng sakit. No? Yung pagkakaroon ng high blood at iba't ibang mga klaseng sakit, mga kaibigan, dahil po sa karne ng baboy. Meron din po tinatawag na tapeworm. No? Meron nga po akong napanood ng documentary, mga kaibigan, na isa pong tao na siya po ay nagkaroon ng seizure at napagkaalaman na siya pala ay mahilig kumain ng ham. Kaya pagka Pasko, marami ito. Yung hamunada. Hamunada ba yan o hamon lang? Hamon lang pala. No, so, ibig sabihin na itong tao na ito ay napagkaalaman sa kanyang lifestyle na siya po ay mahilig kumain ng ham. At meron po palang tapeworm doon sa ham na yon. At yung tapeworm na yun, mga kaibigan, ay napasama sa tinatawag na flow ng dugo hanggang sa nakarating sa utak natin, sa utak ng tao. At yun po kung bakit ang taong yan ay nag-seizure. Na pagkaalaman na meron pong tapeworm sa pagsusuri sa kanyang sarili. Okay po, kasi sapagkat alam nga ng ating Panginoong Diyos na ito pong mga bagay na ito ay hindi po karapat-dapat sa tao na kainin. Hindi po karapat-dapat na ipasok sa katawan ng tao. Kaya ito, mga kaibigan, ito mong makikita ninyong picture, yun po ay isang autopsy na nangyari doon sa Egypt. Kung inyo pong mapapansin na meron pong mga, yung sakit, mga kaibigan, ay nakita nila doon sa sakit sa Egypt, maraming taon nang nakalipas, ito po ay sa panahon pa ni Moises. Ito po ay kanilang inotopsi yung mga mami, ang mga sakit, mga kaibigan, nung mga tao doon, maiksi lang kanilang buhay. Meron pong mga sakit sila na cancer, high blood, dahil sa pagkain karne. Sapagkat hindi po nila kinakain, mga kaibigan, doon sa lugar ng Egypt, nung unang panahon, hindi po nila pinapatay yung mga karning baka, yung mga hayop na yan, sapagkat itinuturing nilang Diyos, mga kaibigan. Kaya kung gusto nilang kumain ng karne, walang iba kundi ang karneng baboy ang kanilang kinakain. Kaya sila po ay namatay sa mga maiksing edad lamang at sa kanilang autopsy, nakita na karamihan sa kanilang mga sakit ay cancer, high blood at iba-iba pang mga sakit, mga kaibigan. So, bakit? Sapagkat alam ng Diyos kung ano po ang design ng tao, hindi dapat na pasukan ang katawan ng tao ng ganitong mga bagay upang ang tao ay hindi po mapirwisyo.
Okay po, so tapos na po tayo sa doon sa mga hayop. Ngayon naman mga kaibigan, atin pong pupuntahan ang gabay o atin pong titingnan kung ano na naman po ang palatandaan ng mga hayop doon sa mga tubig. Okay? Sa ayon sa aklat ng Deuteronomio, kabanata 14, talatang 9, ang sabi diyan, pwede ninyong kainin ang anumang hayop na nabubuhay sa tubig na may mga palikpik at mga kaliskis. Kanina mga kaibigan, baak ang kuko at nginunguya muli ang kanyang kinain. Dito naman ngayon, dalawa ulit, no? Palikpik at may kaliskis. Dapat present yung dalawa na yan. Katulad po ng isdang bangus, isdang ano pa ba? Sardinas. Yan. Marami pong mga isda na may mga palikpik at kaliskis. Yung mga isda na walang mga palikpik at kaliskis, ayun po ay katulad ng hito, yan, pating, ano pa ba? Marami pong mga isda, lalo na sa yung parang mga ahas na isda doon sa tubig, yun po ay walang mga kaliskis sila. No? Hindi po yan dapat kainin. Okay? So, huwag ninyong kakainin, ang sabi niya sa pagpaputuloy sa talata, ang walang palikpik at kaliskis. Ang sabi diyan, ituring ninyo itong marurumi. So yun po sa mga dagat, o sa mga hindi lang sa dagat, sa tubig, no? Kaya ang mga wala pong palikpik at kaliskis, yung mga kabibi, ano pa ba? Mga alimango, yung hipon, wala po yan sila mga kaliskis, meron silang mga shells, pero wala po silang kaliskis at wala din silang palikpik. No, tatandaan natin mga kaibigan, ang tinutukoy po dito ay mga nabubuhay o hayop po ito na nandun sa tubig. Of course, mayroong mga tinatawag na sea water plants na nakakain, hindi po yan kasama sa sinasabi sa talata. Katulad po ng lato, napakasarap po ng lato na yan. Okay? So yun po ay mga seaweeds ang tawag sa kanila. Sa himpapawid naman mga kaibigan, mayroon din pong palatandaan na ipinapahintulot ng ating Panginoong Diyos na kainin. Nang sabi niya sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 14, talatang 11, pwede ninyong kainin ang anumang klase ng ibon na itinuturing na malinis. Ano bang mga klase ng ibon na itinuturing na malinis? Katulad po ng manok. Yan. Nasa family po siya ng ibon, mga kaibigan. Manok, kalapati, bato-bato, ano pa. Sila po ay malilinis. Meron pong mga kaisipan dito no, na yung pong pato daw or itik ay hindi daw biyak ang kuko. Mga kaibigan, hindi po sila bilong doon sa hayop. Ito po ay bilong sa mga ibon. Pero yung itik na yun, mga kaibigan, kasi meron pong matinding pagtatalo dito kung ang itik nga ba ay kinakain. Meron po kasi silang behavior or characteristic na pareho po ng manok. Yun po ang tinatawag na balon-balunan at tinatawag na sa English ay gizzard. Okay? At saka yung balon-balunan. Pareho po sila, meron mga kaibigan. Kaya ito po ay safe na kainin. At saka yung sinasabi po sa Biblia, ang original po na sinasabi doon, hindi po yung swan, kundi yun po ay quago. No? At nagkaroon lang tayo ng mistranslation pagdating sa banal na kasulatan. Pero sa original po mga kaibigan, yun po ay quago. Okay? Ito po ang mga hindi dapat kainin sa mga family ng lumilipad o mga ibon. Pero huwag ninyong kainin ang mga ibon katulad ng agila, ano pa? Uwak, ibon na kumakain ng bangkay na tao. Ang kadalasan na nakikita ko dito mga kaibigan ay yung vulture. Okay? Tao o hayop, lawin, kuwago, ibong naninila, ibong dumadagit ng isda. Yan, no? Tsaka tagak at paniki. Huwag po natin daw kakainin. Okay? So, ang sabi diyan na hindi rin po pwedeng kainin ang taba o dugo. Ang sabi niya sa Leviticus 3:17, huwag kayong kakain ng taba o dugo. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito. Kahit saan kayo tumira, kayo at ang inyong susunod na salinlahi magpakailanman. Kaya mga kaibigan, yun po ang design ng tao. Alam ng ating Panginoong Diyos ang ating DNA. Alam niya po kung ano ang mga bagay na dapat na tanggapin natin at ipasok sa ating mga katawan. So, kung atin pong isasummary mga kaibigan, ito po yung mga hayop na
hindi pinapahintulot kainin sa Biblia. Ano pa? Pangalawa, ito po yung mga pinapahintulot na kainin. Pero mga kaibigan, ang dapat po talagang kainin natin ay yung nararapat kainin. Walang iba kundi ang tinatawag na plant-based diet. Kasi tingnan natin sa panahon natin ngayon. Actually, ito pong pagpapahintulot ng ating Panginoong Diyos ng mga pagkaing laman, yun po ay for the sake of survival sa panahon ni Noe. Subalit, dahil nasanay ang tao, ito po ay nagpapatuloy sa mga henerasyon hanggang sa panahon natin ngayon. Pero ang original na diet ng tao, mga kaibigan, walang iba kundi tinatawag na plant-based diet. Kaya kahit sa panahon natin ngayon, no, yung mga kinakain na mga pwedeng kainin, yung mga pinapahintulot na kainin, kadalasan, mga kaibigan, ay hindi na rin po yan safe sapagkat katulad po ng yung manok sa palengke. Dati, nung ako ay high school pa lamang, ang tawag dyan ay 45 days. Na simula nung yung mga nag-aalaga na yun, nung nagninegosyo, bibili nila yung sisiw at pagkatapos ng 45 days, kanila pong, yun po ay harvest na, mga kaibigan. Mga mahigit na 1 kilo ang isa niyan. Kaya pwede na po nilang i-deliver yan sa mga restaurant o kaya pwede na pong bilhin ng tao. Pero paglipas ng maraming taon, mga kaibigan, hindi na po 45 days. Ngayon po ay 20 to 25 days na, mga kaibigan. Meron pong mga chemical na ini-inject doon sa mga manok na yan at yung mga chemical na yan, mga kaibigan, yun po ang nagdudulot ng karamihan ng sakit sa mga tao. Yung pong mga patuka na ipinapakain doon sa mga manok na yan, maging sa mga isda, yung mga inaalagang isda katulad ng tilapia, bangos, yun po ay mga feeds na po yan, mga kaibigan. At hindi lang po yan, meron pong mga katulad ng baka, yung mga inaalagang mga baka at kalabaw, supposedly sila po ay kumakain ng damo. Pero ito pong mga farmers, ito pong mga malalaking kumpanya nang nagpuproduce ng mga karne, pinapakain po nila doon ay mga feeds na rin po. At yun po ay nagbibigay o nagdudulot ng iba't ibang klaseng sakit ng mga tao. Kaya sa panahong ito, mga kaibigan, mas ideal pa rin, no? Mas ideal pa rin na ating pong lahat kainin ay walang iba kundi ang plant-based diet. Kaya doon sa aming bahay, mga kaibigan, kami po ay talagang nagtsatsagang magtanim kahit na mainit ang panahon ngayon, tag-araw, talagang nagtsatsaga kami magtanim sapagkat napaka magandang pakiramdam sa katawan kung ang ating pong kinakain ay base sa plant-based diet. Mga prutas, gulay, yun po, mga kaibigan. Okay po. So, meron pong mga kaisipan, no? Na sinasabi ng tao, kasi ang mga tao talaga ay gusto lang talagang lantakan lahat ng mga kinakain, na itong mga pagkain daw sa Old Testament ay ipinako na daw ng ating Panginoong Kristo sa cross. Kaya pwede na daw kainin ngayon. Yun po yung mga sinasabi ng karamihan ng mga tao, kanilang mga filosofiya. Meron pang sinasabi dyan, mga kaibigan, na hindi ba't ito ay sinabi na ng Diyos na kay Pedro na nilinis na ng Diyos ang mga bagay na marurumi. Well, mga kaibigan, gusto ko po sanang bigyan ng magandang pagpapaliwanag itong mga ganitong notions na sinasabi ng mga tao. Subalit, i-comment na nyo na lang po sa baba para naman mag-usap tayo doon. No? I-comment nyo na lang po, mga kaibigan. Kung meron po kayong paglilinaw dito, kontakin nyo po ako, itag nyo po ako, Ken Patilan, doon po sa baba nitong inyong napapanood. Okay? So, doon po kayo mag-comment, mga kaibigan, para ma-personal ko po na maipaliwanag sa inyo yung pong allegation na yon na sinabi dyan sa sinabi ng Diyos kay Pedro na ang lahat ng bagay ay kanyang nilinis. Eh, ipapaliwanag ko po sa inyo. Pero hindi ko po ipapaliwanag dito sa presentation. Pero ito na lang po ang isang magandang logic na gusto kong i-share sa inyo. Kung halimbawa, okay, no? Kung halimbawa, ito nga ay granting na nilinis na nga ng ating Panginoong Kristo itong mga pagkain ito. Bakit itong mga pagkain ito ay nagdadala pa rin at nagdudulot pa rin ngayon ng pagpipinsala ng kalusugan ng tao? Bakit marami pa rin mga tao ang nagkakasakit dahil sa mga pagkain ito? Yun na lang, mga kaibigan, ang isang simpleng logic na gusto kong ibahagi sa inyo. Hindi ko nasasagutin muna ngayon yung biblical na stand doon sa allegation na yan or sa notion na yan na nilinis na daw ng ating Panginoon yung mga marurumi.
No? Doon na lang yan sa comment nating pag-uusapan. Kaya mga kaibigan, kung talagang ito ay nilinis na, bakit ngayon, bakit itong coronavirus ay patuloy pa rin na talagang parami ng parami? Dahil sa pagsisimula ng ano, ng mga kinakain ng tao. Kaya yun pong, yun nga pong problema eh. Dahil nga gusto ng tao na kumain ng mga bagay na ito, gagawa't gagawa sila ng paraanan, i-justify nila mula din sa banal na kasulatan para lang sila ay makakain. Pero tingnan naman natin ang resulta mga kaibigan base sa pag-aaral ng siyensya o kaya sa science mga kaibigan. Ano po ang resulta ng mga ng tao kung siya po ay patuloy na kumakain ng mga bagay na ito? Bakit ang tao ay ano, nakaranas ng kanser? Alam niyo po na na-assign po ako doon sa Castillo, Tarlac. No, ako po ay naging church planter doon mga kaibigan. Nagtataka ka, ang tao ay talagang sobrang probinsya, tapos malayo sa mga pollution, pero ang mga tao, karamihan sa mga tao doon mga kaibigan, bakit ang kanilang mga sakit ay cancer? Ang kanilang mga sakit ay may mga cyst. Alam niyo po mga kaibigan sa akin survey, sila po ay mahilig kumain ng mga ganitong pagkain, ng mga karning pagkain. Alam niyo naman po alam naman po natin mga kaibigan na bandang north, sila po ay kumakain din ng mga exotic na mga pagkain katulad ng daga, palaka, ahas, sila po yung mga kumakain. Pero sa akin pong karanasan, sa akin pong obserbasyon mga kaibigan, yung mga tao po doon, yun po ang kanilang mga sakit. Sila po ay meron po akong nandoon na pinaglingkuran ko. Inanoint ko po mga kaibigan, ang kanya pong naging sakit ay sakit ng cancer. So, bakit? Dahil sa mga pagkain ito. So, kung nilinis na ng ating Panginoon, bakit nagdudulot pa rin ng, ano, ng sakit sa mga tao? Okay? So, yun mga kaibigan kung bakit ngayon nakikita natin ang tinatawag na coronavirus. Subalit, ang pag-asa, ano nga ba ang dapat nating gawin sa mga panahong ito? At least man lang, no, na ito pong, ang ating pong katawan ay mapabuti. Paano natin labanan ang tinatawag na pandemya? Ano nyo mga kaibigan, meron ding mga tao na talagang sobrang mukhang pera. Kanilang sila ay bumibili ng maraming alcohol para lang ibenta sa mga tao sapagkat para maka-prevent doon sa mga viruses, mga kaibigan. Alam niyo po, ang dapat po natin gawin ay tinatawag na lifestyle. Kung maayos pong lifestyle natin, mga kaibigan, ay talagang ang ating katawan, ay meron pong tinatawag na natural na mga panlaban sa mga viruses na ito na pumapasok sa ating katawan. Kung ang ating katawan ay, ano, ay matibay. Paano natin makikita yan? Lifestyle po, mga kaibigan. Kumain po tayo ng wholesome na mga pagkain. Kumain po tayo ng prutas, gulay, at naiwasan po natin yung mga pagkain, mga kaibigan, na nakakapinsala sa katawan natin. No? So, i-abstain din po natin yung tinatawag na pag-inom ng alak. Okay? Yun po ay biblical din na hindi po dapat na inumin ng tao ang alak sapagkat ito po ay nakakapinsala sa tao. So, dito po mga kaibigan, ang aking maliit na nakaalaman tungkol sa alak. Ang alcohol, mga kaibigan, ay responsable para palagkitin ang dugo natin. Kaya yung mga tao na yan na nalalasing, yun po ay lumagkit ang kanilang dugo sa kanilang pag-inom ng alak. Automatic na yung alak ay nagdi-distribute sa mga tissues ng katawan at ang mga dugo ay lumalagkit. Kaya yung dugo, mga kaibigan, na malagkit ay hindi po kayang i-carry na makapunta sa utak ng tao sapagkat kailangan po ng tinatawag na air, no? Supply ng hangin ang utak ng tao para makapag-desisyon ng ayos. Pero hindi po makapag-desisyon sapagkat ang dugo ang siyang carrier ng air, mga kaibigan, at dinadala niya po doon sa ating utak, pero hindi niya po madala sapagkat malagkit, hindi niya kayang i-deliver doon sa utak. Kaya yun ang dahilan kung bakit ang tao ay nalalasing at wala po sa desisyon ang tao. Okay po? Kaya nakakapinsala din po ito sa katawan ng tao, hindi lang sa pagdidesisyon. Kaya tayong lahat ay uminom lamang ng tubig na malinis na tubig, no? Ito po ay sapat na. Ang lahat ay magkaroon ng maayos ang ating pangatawan, tubig, mga kaibigan. Iwasan din po natin yung paninigarilyo, no? Kung kayo po ay naninigarilyo, kung mabuti ang inyong katawan, iwasan din po natin ang paninigarilyo, mga kaibigan. Kung hindi lang iwasan, talagang tanggalin po natin sa ating buhay ang paninigarilyo. Ito po ay talagang sobrang nakakapinsala sa katawan ng tao. Marami pong mga dalang sakit ang paninigarilyo. No? Ito po ay poisonous. Ito po ay cancerous, mga kaibigan, ang paninigarilyo. Okay po, so dito, hindi lang po sa paninigarilyo, hindi lang po sa pag-inom ng alak na dapat iwasan natin. Iwasan din po natin, mga kaibigan, yung mga pagpupuyat na walang saysay.
No? Kung kayo po ay nagpupuyat lang dahil laro kayo ng laro sa inyong mga Mobile Legends, mga kaibigan, yun po ay isa sa mga nakapagpababa ng immune system. Merong mga pagpupuyat na mga hindi maiwasan, katulad ng mga estudyante na nagfufulfill na kanilang mga requirements, sila po ay nagpupuyat. Pero kung kayo po ay nagpupuyat, mga kaibigan, dahil lamang sa mga walang kwintang bagay, katulad po ng paglalaro ng Mobile Legends na yan, o panunood ng mga kung ano-anong mga Korean drama na yan, mga kaibigan, o kung ano-anong mga papanoorin na hindi makapagbibigay puri sa ating Panginoong Diyos at makapagbibigay ng pinsala sa ating katawan, mga kaibigan, iwasan din po natin yan. Oh, na po? Okay, so katulad ng sinasabi ko, dapat lang natin gawin, mga kaibigan, yung mga bagay na nakapagbigay puri sa ating Panginoong Diyos. Kaya dyan sa picture na yan, no? Ang ating kinakain dapat maayos at meron po tayong proper exercise din. Dapat din tayo nag-exercise para po magpalakas ng ating immune system. Kaya ang iyong lingkod, mga kaibigan, kung inyo pong napapansin ngayon pong lockdown, ang karamihan po ay nagsisipagtabaan. Ako po, mga kaibigan, ay maintain ang aking katawan sapagkat halos araw-araw ako po ay nagbabasketball. Meron pong isang lugar doon na kung saan doon po ako nakakipaglaro ng basketball para po mapanatili na meron pong exercise ang katawan. At ang higit sa lahat, mga kaibigan, dapat po nating makita ang ating pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Alam po natin na mahirap ang ating kalagayan, subalit kung meron po tayong tiwala sa ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, tayo po ay tutulungan at tayo po ay kanyang palalakasin at sundin lamang natin ang mga instruction, guidelines kung paano po natin mapanatili na malusog ang ating physical na pangatawan. Kaya sa gabing ito, mga kaibigan, muli po sa kaalaman na atin pong naasinta, no? Sa kaalaman na atin pong natutunan, nawa po ito ay makatulong sa bawat isa sa inyo na magkaroon po tayo ng pag-asa. Kung kayo po ay nababalisa at sa inyong mga kinakain, okay po, at least, mga kaibigan, sa gabing ito ay meron po tayong natutunan at meron po tayong guidelines kung paano po natin mapabuting ating physical na pangatawan habang tayo pong lahat ay patuloy na nakipagpunyagi, nakipagsapalaran dito po sa kumakalat na COVID-19. So, muli po sa gabing ito, samantalang tayo pong lahat ay ating pong i-close itong ating presentation, muli po tayong makakarinig ng isang awiting makalangit na makapagbibigay sa atin ng pag-asa sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Every step, not knowing what road I'd take. I spent every time living with foolish pride. And then you came to me, telling me that I'm a child of your love. Give me love, peace, joy and understanding, Lord, please heal me with your healing blood. Flowed out of Calvary from your hand to set me free. Lord, heal me with your
Okay, so mga kaibigan, tayo po muli ay manalangin at ating pong pagbulay-bulayan ang ating sarili. Samantalang tayo pong lahat ay lumalapit sa ating Panginoong Diyos at patuloy na ating pong pinag-aaralan ang katotohanan sa banal na kasulatan. Tayo po ay manalangin sa gabing ito. Ama naming banal, aming pong nakita ang iyong kabutihan sa bawat isa sa amin at ang pangako ng mabuting kalusugan sa pamamagitan ng banal na kasulatan. At tulungan ang bawat isa sa amin sa mga oras na ito, dakilang Diyos, lalo tigit sa aming mga kaibigan na nanunood. Patuloy po silang tulungan na magkaroon ng reformasyon sa kanilang sarili, lalo tigit sa mga bagay na kanilang kinakain at sa mga bagay na kanilang ginagawa. Sa pamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu, ang mga bagay na ito na amin pong inaasam-asam ay unti-unting babaguhin at inyong ibigay ang panlasa ng mga bagay na karapat-dapat sa inyong banal na kalooban. Salamat po, Diyos, sa pagdinig mo na aming dalangin at amin lamang ito hiling sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, mga kaibigan, muli po, ako po ay nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programa. Nawa po ang Panginoong Diyos ay patuloy na tumulong sa bawat isa sa atin, pagpalain ang bawat isa sa inyo sa gabing ito.